Okay mga kaibigan, para sa kaliwanagan pa rin ng ating mga kabayan sa lungsod ng Pasay, andito po ang ating First Lady Mayor ng lungsod ng Pasay. Sabi nga, nagtatrabaho, tuloy-tuloy ang serbisyo sa lungsod ng Pasay. Walang iba kundi Mayor Emmy Calixto Rubiano. Ay, hello po, Tita Rose. Magandang gabi po sa lahat at gabi po sa lahat ng iyong mga nakikinig ngayon. Kamusta na po kayo? Ito naman po ako, awa ng Panginoon. Ayos naman po ako at gabi po yung aking mga kasama. At nagpapasalamat ako sa lahat ng basal. Another 15 days na naman tayo hanggang May 15 po. Ang tinatawag nating general community quarantine po. Kamusta po ang paghahanda muli rito ng lungsod ng Pasay? Tumataas pa rin talaga, no? Kaya pinatitingnan ko po yung financial position. Nag-justice ko ang budget officer. Pinakausap ko rin po ang finance committee namin para nga po kung sakali na magtuloy-tuloy pa po ito ay meron kaming alam kung paano tutustusan ang mga programa na dating ginagawa, lalo na po para po labanan itong COVID-19 na to. Kamakailan ang Pasay City General Hospital, may mga gumaling na mga pasyente po na may mga in-COVID patient po na na-discharge na mula sa hospital po ng Pasay Gen. Ibang barangay sumusunod na sa tinatawag natin social distancing. Talagang Pasay medyo malaki po. Nagkakaroon kami ng mga meetings kahit sa telepono, tawagan, para po mapatupad talaga at makasunod kami sa mga direktiba ng IATF, katulad ng social distancing. Kailangan yung may quarantine pass lamang ang papayagan at hindi pwedeng umiista-istambay lang yan. Meron talaga ng importante gagawin pati po sa aming mga palengke at talipapa. Binigyan din ng oras. Kailangan bukas po sila 12 hours din po mga enforcement task force na umiikot dito sa aming barangay na meron pong sound system na patuloy na nagpapaalala. Umula umaga po yun hanggang sa mga alas 8 para nga po ma-remind yung mga mamamayan at masaway na rin kung talagang sila ay nasa labas na walang ginagawa naman. At ang aking po naman mga kapulisan natin dito, talagang napakasipag din po at mas lumipit na talagang hindi na pinapatawad pagka nahuli na nasa labas, walang ginagawa, walang quarantine pass. At sa riding in tandem na bawal dapat. Opo. Kahit sa loob ng sasakyan, pinapatupad din po namin ang social distancing po. At nagkakaroon din kami ng rolling palengke. Nagpapagaling na itong inyong hospital ng Pasay General Hospital ng COVID patient. Opo, pagka ito ay tinamaan ng COVID, depende sa resistensya ng katawan. Iba po, 2 araw, patay agad. Karamihan naman sa atin ay talagang asymptomatic. Kayang-kaya ng mga katawan, ng taga-Pasay. Alam niyo, Mayor, bakit nakakaya ng mga taga-Pasay? Eh, Miss Kay ako. Dahil meron tayong pneumonia vaccine. Congresswoman pa lang kayo, may pneumonia na, may flu vaccine pa, di ba? Tama po. Kaya narinig ko rin po yan, sabi ng mga iba, aba, napakagaling nitong pinagbibigyan tayo dito ng pneumonia vaccine. Meron silang protection. Opo. Kaya ang tinatarget daw po nito ay yung lab. At yung mga gamot po na maintenance medicines at yung vitamin D with zinc na kailangan dito sa panahon na to. Talagang ngayon, inaayos po namin ang ating budget para yung hindi naman masyadong kailangan dahil dito sa panahon na ganito ay amin pong nire-revisa para mailagay talaga kung ano ang pinaka kailangan ng mga mamamayan. For another 15 days of quarantine, meron pa daw pong part 2. Ang makakakuha po nung patunod for the month of May ay hindi pong the same beneficiaries. Sa Pasay, 46,268 ang nakakuha. Opo. Sunod sa kuwan, yung the same persons din po ang kukuha. Pero may sinasabi po ngayon na pinapalista rin po ng ating national government yung qualified lang. Ito po yung sinasabi nila, Garcia.
nurses, sa mga intelligent family, PWD, pregnant women, lactating mothers, mga informal settlers. Pwede ba natin pakita yung laman po ng support na pinamimigay ni Mayor, yung relief goods? Eh, kumpleto po yan. Dahil may mga ilan po yatang sumasabotahe, nawawala yung mga canned goods, yung biskuit. Pang ilang wave na po ito, Mayor? Third wave. Okay. At yun po, nag-aayos na kami para po maibaba naman yung fourth wave po natin ng pagbibigay ng food pack. Habang dumadami yung wave ito road, dumadami rin yung bag, yung mga renters, boarders, transit. Opo. Talagang dati-rati po hindi sila nakikipag-ugnayan sa barangay nila. Nadagdagan po yung 65,000 construction work, sabihin natin. Na-stranded yung 20 tao sa isang building. Eh, ilan po yung na-stranded na building? Kaya talagang ang dami po. Yung inanda namin 100,000 nung una, nagdagdag pa po ng 65,000 kung ano naman ang makayanan ng ilingkot. Eh, nagdadagdag din kasi kahit sa frontliners, katulong si Congressman Tony, si Vice Mayor Boyet, sa mga konsyal. Nagbibigay din ng pagba, ginawa ko. Mayora Emmy, kitchen sa barangay. Opo, opo. Naman ako at nagpapasalamat sa mga barangay officials na talagang sila naman ang kumao ng pagluluto na may sabay ang 201 barangay na nagluto ng sopas at pinakain sa kanilang mga mamamayan. Mayor, magpalakas na kayo. Ako naman, Peter Rose, ako po ay na-expose kagaya sa labing isang pero awan ng Diyos, hindi ako nagsasakit. Kaya na, kailangan ko i-quarantine ang sarili ko. Baka ang dami kong virus. Dahil ko mga minamahal na taga-Pasay, natapat kong pinag-iing ko na. Stay home. Wear your face mask. At syempre po, observe social distancing. Laging maghugas ng kamay, maglagay ng alcohol, at sumunod po tayo sa pinag-uutos na guidelines ng IATF sapagkat naniniwala ko tama sa panahon ginawa na aksyon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung makikita natin, hindi masyadong ang nagiging positive cases sa ating bansa dahil tama ang nagawa ng ating presidente kasama ang IATF. Sa pakikinulungan ng chief executive sa mga NGOs, ng mga barangay at ng lahat ng mamamayan ng bilang ng Pasay kung hindi ng buong bansang Pilipinas. Work from home. 24-7 po ako. Nakapukat po ang aking tanggapan upang sumuport sa abot ng aking mag-ingat po tayong lahat. Ito po ang inipon Mayor Emmy Calixtorpiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo at tapat kayo. Thank you, Tita Rose. Our first Lady Mayor po, dyan sa lungsod ng Pasay. Mabuhay po kayo. God bless.